Pinagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Beanstings at ito ang Season 2 ng How to Go series. So sa video na ito, pag-uusapan natin on how to go to the Archdiocesan Shrine of Our Lady of Consolation I Corea o mas kilala bilang sa San Agustin Church sa Intramuros, Manila City, Part 1. Mabuhay sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-click nyo sa video na ito. So sa video na ito, tutulungan ko kayong mga relihiyoso, relihiyosa at yung mga mahihilig mag-pilgrimage kung paano makapunta sa San Agustin Church sa Intramuros, Manila City. Dahil taga South tayo, sa South tayo magsisimula. Pero yung mga viewers natin from North, East and West, pwede namang sundan ang travel guide na ito. Paalala ko lang din, ang mode of transportation natin sa video na ito ay commute lang. So gagamit lang tayo ng public transportation, hindi tayo gagamit ng mga private vehicles. Para sa ganoon, inclusive tayo, lahat ng mga relihiyoso, relihiyosa at yung mga mahihilig mag-pilgrimage para malaman nila kung paano makapunta sa simbahan na ito. Muli, ito ay part 1 ng How to Go to the Archdiocesan Shrine of Our Lady of Consolation I Corea o mas kilala nga bilang sa San Agustin Church. Ngayon, bago tayo pumunta sa direction time, magbibigay lang ako ng kaunting impormasyon tungkol sa simbahan ng San Agustin, gayon na rin sa kanilang patrona na ang Nuestra Señora de la Consolación I Corea. Dahil ang simbahan na ito ay tinatag bilang San Agustin Parish, pag-usapan din natin ang feast day ng kanilang patron. Ang kapistahan ni San Agustin ay gunugunita tuwing Agosto 28 o August 28. Additional information kay San Agustin. He is considered the patron saint of brewers, printers, theologians, and a number of cities and dioceses. Ngayon, about naman sa simbahan, so the San Agustin Church is nationally recognized cultural treasure and historical landmark. But since 1993, the San Agustin Church has been inscribed in the UNESCO World Heritage List as one of the 4 Baroque churches of the Philippines. The San Agustin Church was the only building left intact after the destruction of Intramuros in World War II, built between 1587 and 1606. It is the oldest church in the Philippines. The massive facade conceals an ornate interior filled with objects of great historical and cultural merit. Dito rin sa San Agustin Church ang sentro ng mga Agustinian friars sa buong Pilipinas. At dito rin ang sentro ng Agustinian Province of the Most Holy Name of Jesus of the Philippines. Isa itong missionary fraternity ng mga friars. Kaya kapag usapang Agustinian friars, pati yung Agustinian Province of the Most Holy Name of Jesus sa Pilipinas, sa Intramuros nyo siya makikita sa San Agustin Parish. The solemnity of Nuestra Señora de Consolación I Corea is every second Sunday of September. Pero ang original feast ng Nuestra Señora de la Consolación I Corea ay gunugunita every September 4. September 4 is the liturgical feast of Our Lady of Consolations and Sincture. Pero Binsting, sabi mo ang kapistahan niya every second Sunday of September. Actually, naglabas ng dekreto ang Agustinian Province of the Most Holy Name of Jesus of the Philippines na kung saan tinatalakay rito na ang kapistahan ng Nuestra Señora de la Consolación I Corea ay gagawin ng every second Sunday of September. Itong dekreto na ito ay pinamagatang Decree on the Feast Day Celebration of the Virgin of Consolation and Sincture Venerated in Intramuros, Manila. So sa dekreto na ito, ina-acknowledge pa rin naman ang liturgical feast ng Nuestra Señora de la Consolación I Corea. Beanstings, lagi ko naman tong tinatanong sa inyo. So, ang Nuestra Señora de la Consolación I Corea ba ay isang canonical coronada? Ang sagot dyan, yes.
Noong September 4, year 2000, nabigyan ng canonical coronation ang Nuestra Señora de la Consolación y Corea. Due to the numerous miracles attributed to her intercession, the Mother of the Augustinian Order was canonically crowned on her feast day, September 4, year 2000, then the Great Jubilee Year. Kaya nabigyan ng magandang parangal ang Nuestra Señora de la Consolación y Corea dahil nabigyan siya ng canonical coronation. Muli, nangyari ang canonical coronation ng Nuestra Señora de la Consolación y Corea noong September 4, year 2000. Ayan, so naibigay ko na sa inyo yung mga mahahalagang impormasyon tungkol sa San Agustin Church, gayon na rin sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Consolación y Corea. Ngayon, ibibigay ko na sa inyo ang mga mahahalagang petsa kung kailan magandang pumunta sa simbahan ng San Agustin Church. Una na syempre dito, pumunta kayo sa simbahan na ito tuwing kapistahan ng Nuestra Señora de la Consolación y Corea na ginugunita tuwing ikalawang linggo ng buwan ng Setyembre o sa Ingles, Second Sunday of September. So every second Sunday of September, ginugunita ang Fiesta de Intramuros. So kapag gusto mong pumunta sa kapistahan ng Intramuros, pumunta kayo sa kapistahan ng Nuestra Señora de la Consolación y Corea. Ang ikalawang petsa naman ay pumunta ka rin syempre sa liturgical feast ng Our Lady of Consolation and Cincture na tuwing September 4. So ang original feast at yung liturgical feast ng Nuestra Señora de la Consolación y Corea ay ginugunita every September 4 kaya bumisita ka rin sa simbahan na ito. Ang pangatlong petsa naman na pwede mong puntahan dito ay syempre ang canonical coronation anniversary niya rin. So ang liturgical feast at ang canonical coronation niya ay sabay naman, which is September 4. Kaya maganda rin makapunta ka rito para masaksihan mo ang canonical coronation anniversary, gayon na rin ang liturgical feast ng Nuestra Señora de la Consolación y Corea. At alam nyo ba na marami pang aktibidad ang Nuestra Señora de la Consolación y Corea sa San Agustin Church? Para malaman nyo ang mga iba't ibang aktibidad na ito, i-follow nyo ang mga social media accounts ng San Agustin Church, gayon na rin sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Consolación y Corea. So ang mga link ng mga social media nila ay nasa description below. At syempre, attend din kayo ng mga Sunday Mass sa simbahan na ito because Sunday Mass is the highest form of prayer at syempre, Sunday obligation natin to. So that's enough information. Pumunta naman tayo sa travel directions. Ang una mong gagawin para makapunta sa simbahan na ito ay sumakay ng bus na biyahing LRT Buendia. Dahil taga-South tayo, sasakay tayo ng bus na biyahing Buendia o LRT. So take note sa mga hindi pa sanay bumiyahe, ang Buendia ay Hill Puyat Station din ng LRT 1. Kasi kailangan natin pumunta sa LRT 1, kaya sumakay tayo ng bus na biyahing LRT Buendia. Kapag ang karatula ng bus ay nakasulat LRT Buendia, ay sakyan nyo na ito. Mas preferable ko kapag ang biyahe ng bus ay nakasulat lang ay LRT Buendia at walang Ayala, Paseo, etc. etc. Mas magandang sumakay doon dahil dire-diretso na ang biyahe niya papunta sa LRT Buendia. So add ko lang, para sa mga taga North at para sa mga taga East and West, pumunta lang kayo sa LRT 1 stations. So kapag taga North ka, pumunta ka sa LRT 1 station na malapit sa inyo. Gayun na rin kapag nasa East at West ka, or especially sa mga taga East, sakay ka ng LRT 2 para makapunta ka ng LRT 1. Basta kailangan natin pumunta ng LRT 1 dahil bababa tayo sa LRT 1 Carriedo Station. So going back, ang pamasahe ng bus mula Pasita hanggang Buendia ay 77 pesos. Ngayon, kapag nasa Buendia ka na, ay bumaba ka na ng bus. Pagbaba mo ng bus, ay pumunta ka lang sa LRT 1 Hill Puyat Station. So konting lakad lang ito at umakyat ka sa LRT 1 Hill Puyat Station. So pag akyat mo ay makikita mo ang ticketing booth ng LRT 1 Hill Puyat Station. So rito, bumili ka lang ng ticket na biyahing LRT 1 Carriedo Station. So ang pamasahe mula LRT 1 Hill Puyat Station hanggang LRT 1 Carriedo Station ay 20 pesos. Ngayon, pagdating ng tren ay sumakay ka na. At syempre may mga mapa ng estasyon naman sa kada pintuan
ng bagon, kaya hindi ka maliligaw kung saan ka napapunta. Gayon na rin ay makikita mo yung mga pangalan ng estasyon na napupuntahan mo. Basta sa LRT 1 Carriedo Station ka bababa. Pagdating mo sa LRT 1 Carriedo Station ay bumaba ka na ng tren. Pagbaba mo ng estasyon ng LRT 1 Carriedo Station, ang dapat na makikita nyo ay may McDo, may Mang Inasal, gayon na rin may mga Pure Gold at iba't iba pang establishmento. So pagbaba mo sa hagdan ay kumaliwa ka. So pagkaliwa mo na yon ay maglakad ka ng padiretso. At paglakad mo ng padiretso ay makikita mo yung Mr. DIY, Pure Gold, Mang Inasal at McDo, etc. etc. So andito tayo ngayon sa Carriedo Station. So ito yung exit ng Carriedo Station. Ayan. So ito yung itsura ng area na pupuntahan mo o yung bababaan mo. After mo bumaba dyan sa exit na iyan, dito ka naman dumiretso sa padiretsong ito. Dumiretso ka rito, pagkatapos pagdating mo sa dulo ay kumanan ka, papuntang eskolta. So, diretso dito, pagkatapos kanan, then punta ka sa may eskolta. Doon may mga sakay ng jeep na Biyahing Pierre. So lakarin mo yung isang diretso na iyon at pagdating mo sa dulo ay kumanan ka. Ngayon pag kanan mo ay makikita mo ang BPI building at ang Plaza Lacson. In short, ito ang eskolta. So pag kanan mo, diretsuhin mo lang yon hanggang sa dulo ng sidewalk na ito. Ngayon kapag nasa Plaza Lacson ka na at nasa harapan mo na yung BPI building, tumawid ka lang papunta sa BPI building. Ingat-ingat lang sa pagtawid at tignan natin lagi ang ating kaliwat kanan kung may paparating bang mga sasakyan. So nandito tayo ngayon sa dating BPI building na sa Escolta. So balikan ko lang ulit. So galing tayo doon nung sa may Carriedo, yung paglakad ng diretso kanan, ito ngayon yung dulo ng kinanan mo. Yan yung Plaza Lacson. Tapos ito yung sa Escolta. Ngayon may mga jeep na yan. Yung mga jeep na ito ay mga Biyahing Pierre yan minsan. Madalas naman mga Biyahing Pierre ang mga jeep na ito, kaya dun lang pa kayo mag-abang. So tawid lang kayo, ingat lang po sa pagtawid ha, katulad nito yan. Ingat lang sa pagtawid. Ngayon pagtawid nyo ay sakyan nyo lang yung jeep na Biyahing Pierre. Yung Biyahing Pierre na yan ay dadaan sa may Soriano Avenue at hihinto naman yan sa harapan mismo ng Manila Cathedral. Kaya muli, sakay lang kayo ng kahit anong jeep dyan na basta may Pierre na nakasulat sa sign ng jeep ay sakyan nyo na iyon at bababa kayo sa harapan mismo ng Manila Cathedral. Ngayon ay nakatawid ka na. Merong mga hihintong jeep sa inyong harapan na Biyahing Pierre. Kapag ang nakasulat sa karatula ng jeep ay Pierre, ay sakyan nyo na ang jeep na ito. Ang pamasahe mula Escolta hanggang Pierre ay 13 pesos minimum fare lang. Ngayon, kapag pumasok sa maliit na kalsada yung jeep na sinakyan mo, ay malapit ka na. Ngayon, kapag tumingin kayo sa kaliwa at nakita nyo yung Ayuntamiento, gayon na rin ang The Manila Cathedral, ay bumaba ka na. Tandaan natin, hindi to how to go to the Manila Cathedral, kundi how to go to the San Agustin Church. So pagbaba mo ng jeep, gamitin mo lang yung pedestrian lane para makatawid sa kabilang kalsada. Ngayon, pagtawid mo, ay pumunta ka sa General Luna Street. Ito yung street ng Palacio del Gobernador o yung COMELEC office. Madidistinguish mo naman yung street na ito dahil siya ay pedestrian friendly, na kung saan bricks ang kanyang kalsada. Kapag nakita mo na yung pulang bricks na ito, ay ito na ang General Luna Street. Ngayon, pagdating mo sa General Luna Street, ay lakarin mo lang yung isang diretso na iyon. Hindi ka naman maliligaw dahil yung isang haba na iyon ay pedestrian friendly. So malalagpasan mo yung Manila Cathedral, yung iba't iba pang mga lumang buildings ng Intramuros. So lakad ka lang ng diretso along General Luna Street. Pagkatapos, paglagpas mo ng tatlong kanan, may tatlong kanan kang makikita na kalsada. Paglagpas mo roon, ay makikita mo na ang Archdiocesan Shrine of Our Lady of Consolation i Korea o mas kilala bilang sa San Agustin Church. So ganun lang para makapunta sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Consolation i Korea o mas kilala bilang San Agustin Church sa Intramuros, Manila City. Madre del amor, oye Virgen desde el cielo la plegaria de dolor.
So dito na nga nagtatapos ang video na ito. Muli, maraming salamat sa pag-click nyo sa video na ito para matulungan ko kayo kung paano makapunta sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Consolation e Korea o mas kilala bilang San Agustin Church. Always remember to watch the How to Go videos on YouTube kasi dito ko na i-explain lahat at mas detalyado ang explanation ko kung paano makapunta sa iba't ibang simbahan. So subscribe lang kayo sa aming YouTube channel na Beanstings for more How to Go videos and for more fiesta highlights and canonical coronation videos. So bukod sa YouTube, meron din tayong TikTok channel na @Beanstings. So sa aming TikTok, dito namin pinopost ang aming videos in a portrait perspective. So may videos din tayo ng How to Go doon, may mga fiesta highlights, at yung mga iba pa naming activities na sa TikTok lang namin pinopost. Kaya muli, i-follow nyo rin kami sa aming TikTok na @Beanstings. Gayon din, meron din kaming Instagram account na _Beanstings. So sa Instagram account namin, dito namin pinopost yung mga pictures namin, kung anong ginagawa namin tuwing kapistahan ng mga mahal na Birheng Maria. Kaya muli, i-follow nyo yung aming Instagram account na _Beanstings. Muli, maraming salamat sa pag-click nyo sa video na ito at sana makapunta na kayo sa San Agustin Church sa Intramuros, Manila. Bonus na nga to dahil isa tong way kung paano makapunta ng Intramuros. Kaya muli, maraming salamat sa inyong suporta at sana makapunta kayo sa simbahan ng Archdiocesan Shrine of Our Lady of Consolation e Korea. Viva la Virgen! Viva!